Dito nakikita na may tinatago siyang may inaano siya, kinikip siya na as I mentioned, pero hindi siya nag-confirm. Madam Ayang, it's up to you if you confirm or not. I can see or I can tell na you also has a depression na kinikerry mo lang, kinikip mo lang, nilalagyan mo lang siya ng room, kinikip mo lang siya in a corner, pero nandun siya, hindi siya na-release. So might as well nakilala kita bilang isang funny person, napaka prangka, napaka ano tawag doon, napaka direct to the point siyang magsalita na hindi siya kind of person na paligoy-ligoy or whatever. Kung may sasabihin siya, talagang sasabihin niya. So, gawin niyo rin po 'yan sa ano mo, sa feelings mo. I'm not saying like to do whatever you like, because as I said, ikaw ay stubborn. Whatever I said, it's up to you to follow, but this is, and it's up to you to agree or to ano, to accept or acknowledge. So, 'yun yung nakikita ko na meron kang kinikip na depression. Another thing, ang pera, dito po yung pera naka-line. So, right hand po, mga madam and sir, right hand yung binabasa ko madalas. Although, nagbabasa din ako sa past, which is the left hand, pero parang it doesn't really count kasi past na yun eh. Pero maganda din yung nababasa ko yung past and the present, the left and right, kasi makukonfirm or makukompare and makonfirm. Kasi shout out kay Madam OFW Marivic Santos. Binasa ko yung past niya, nabasa ko yung mga love life niya na napaka-intense yung line, but sa left side yun ha. Pag sa right side, medyo nawala. Sabi ko, ah, pwede pala yun, nawala. Bakit nawala? Tapos, yun na-mention niya na ano pala, gusto niyang kalimutan kasi ano, napaka hindi maganda yung kanyang past love life kasi nagkaroon ng kabit yung kanyang husband. Yung ganong ano. Kaya, sabi ko, oh. So, na-discovery ko siya sa sarili kong pagbabasa na magka-count din po pala yun. So, magiging part 2 na po tayo dahil ang dami kong daldal yan, no? So malamang ano, ipo-post ko na lang yung daldal ko part 1. So kung ano yung pinaka ano specific or more details na nasasabi ko, yun na lang yung i-upload ko. But for now, it looks like ang haba ng aking discussion, more on talking, ang lola niyo madaldal. So dito po yung pera, kung ito po yung right, for example, ito yung right side niyo, 'di ba? Nakikita niyo yung kamay ko. For example, ito yung right side nyo. Andito po banda yung pera. Dito sa mula dito hanggang papunta dito. Papunta dito. Sa may kumingking or sa may ito, little finger. Mula dito. So, meron po siya here. From the lifeline, kumbaga born this way na siyang bata na mayamaners. And then, never stop. Sana all. Never stop. Kumbaga, kung ano yung buhos ng yaman niya mula sa pagkabata, never stop until forever. Sa ano niya, kumbaga born that way na siya. Tapos, yung kanyang income, yung income niya, yung mga lifeline, life experience, life upbringing niya, yung flow ng kanyang socialize, putol-putol siya, hindi siya continuous, but still, nandun pa rin siya, nandito siya from the lifeline, ito yung lifeline, mula dito, ang hirap ano, ang poor ng ano. But anyway, this is better than you never see anything, kasi kay Madam Nornes, wala kayong nakikita, nagdaldal lang ako, so ngayon, at least may idea kayo, diba? So alam niyo na yung dito banda, ito yung lifeline. Sus, Ginoo ba? Ang hirap naman ito. Hala. Kasi ang liwanag sa ano. Basta, ayun. Ito banda yung lifeline. Ito yung ano, kumaggo or ano ba to? Anong tawag nito? Thumbs. Ito yung thumb. Isa lang pala kasi thumb. Dito yung lifeline, diba? So, from here, sa puno, pupunta dito. Nako-confuse ako.
So, papunta dito sa may yung sinasabi nilang yung ganon, yung ito. Yung ito. Laklangan ko pala ng... Ang daming ilaw sa baba. Ang dilim, ano? Basta, sinasabi ko sa inyo, ito, dito, ito yung sa, ano, sa laki sa inyong... Excuse me. Nagbigay, kumakain ako ng ano. Na wala ako sasabihin ko. Basta, yun na yun. So, yun lang yung update na masasabi ko. Meron siyang napakagandang financial, ano, inborn this way, may, ano, born this way. Ito yung sinasabi kong napuputol, yung fate line niya, kung paano siya naging lucky, how she handled her personal life, her career, dito po, nag-ano, napuputol po siya. Uy, ngayon ko lang di napansin, madam, hindi ka pala dumaan sa point na medyo hindi ka sosyalera na pagkabata. So, you have work na naputol pero continuous pa rin na pinagpatuloy mo pa rin dahil yun nga, ang maliban sa blessed or inborn ka na mayaman, eh talagang matalino, ikaw na bata eh. Tapos, napaka swerte mo pag nag-business, madam. Pag nag-business ka. Tapos, you like to work in a, yun nga, math-related work. Sana all. Sa lifeline niya, healthy siya. Sa love life niya, nasabi ko na. So, sa pera niya, all good siya throughout. Tapos, dito sa fate line niya, medyo putol-putol pero at least continue siya. Napuputol man siya pero you try to go back to the line. Yun yung maganda. Tapos madam, at the end of your ano career or later on, medyo naliligaw po ng landas kasi nahuhulog po dito madam. Kung nakikita nyo, nahuhulog po siya dito. Ay, yun naman pala. Pwede naman pala mag-zoomay na kumay. Dito mong cellphone ng kapatid ko, mga madaman, sir, hindi ko alam kung paano mag-next. Hindi ko alam kung paano mag-search. Kaya hindi ko ma-search yung ano eh. Kaya buti na lang tinulungan ako ni Madam Aba. So, ayun naman pala. Ano naman pala. So, mahaba na po yung video natin eh. Ika-cut po natin kung ano ang wakat. Diyos ko, basta hanggat maaari po, 13 minutes only. So, the part 1, I will upload. So, there's gonna be part 1 short video and part 2 for 13 minutes. So, this is gonna be, ano, maybe I will do another more yung accurate na editing. With edit naman. Ito walang edit po. So, as I said, ito yung nakikita niyo kung nakaklaro niyo to. Si madam po medyo ano siya, hindi siya makasosyal dati. Medyo ilang-ilang siya. So dito po nakikita yung pagiging stubborn na no one can... Oh, in fairness madam, may ano ka, guardian angel ka. You are protected by someone, I don't know who. Kita mo naman napaka-clear dito. Oh. Dito yung lifeline kung saan ito yung ano niya, di ba, yung thumb. So, nandito yung lifeline. So, ang ganda. Ay, ngayon ko lang na-discovery na pwede ko palang i-zoom ito na ganito. Ang ganda. So, maybe next time I will read more yung proper at may edit. So, this is the lifeline which is very good. When you have this very firm, very, very claro, which means, and aside from stubborn ka, which means, ang galing mong mag-plan. You are already matured. You know what you want. You are not easily get influenced by other people. No one can tell you or can influence you what you need to do. So, kaya kahit ganong daldal ko ngayon, nasa sayo kung paano mo yun i-approach or i-admit or whatever. Alam mo na yung ibig kong sabihin. So... Meron siyang health issue na may island, madam, later on in your life, you better watch out, and you better watch out, da 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 da. Kasi meron siyang island.
There's island in your ano, in your health line na medyo, pero ano naman, malalampasan mo naman din yun. Pero ano, ito oh. Health issue yan, health issue. So yan, yun yung kagandahan sa mga stubborn people. They are really ano, they are firm. They are, unlike the other people na medyo kung ano yung maguyo, madali-dali lang maano, madali mauto. Walang sariling ano, walang sariling dedikasyon, walang sariling plataporma sa life. So siya at least may ano siya, may sarili siyang, yun lang, dito lang sa love life niya medyo ano siya, putol. Tapos mountain here, which is she keeps something. Kung may depression siya or whatever, she keeps something in her from her younger age. So yun lang po mga madaman sir, masyado na siyang mahaba. At dito po yung finances, if you have the lines like her, she's really inborn lucky from here to there. And the love life is here. If you check from between here, this is the line of the heart line. And the line, yung kumingking, yung puno, in between those lines, in between, sa susunod gagawa ako ng stick. In between these lines, sa heart line and this puno, kung saan yung itutupi yung kamay nyo, nako, ang dilim mula talaga. I'm not prepared. So, as I said, madalian ito. So, from here and here, tingnan nyo po kung ilang line, na, yan po ang mga totoong tumatak sa inyong puso. It doesn't matter kung marami kayong naging jowa, pero fling-fling lang. Hindi po yun nakakount dyan. Ang nakakount dyan is yung talagang nagtatak sa iyong kasing-kasing, yung talagang hindi mo basta-basta siya maibaon sa limot. Gustuhin nyo mang maibaon katulad ni Madam OFW Marivic ng Malaysia. Gusto nyo yung ibaon pero andun pa rin nakaprint pero malabo siya. Malabo nga lang. Medyo parang ano lang. Yung parang print lang na nandun sa heart mo. Pero you're trying to forget, that's why it's fading away. Katulad ng kanyang left and right na magkaiba. Na hindi siya, ayaw niyang bitbitin sa kanyang future and present yung kanyang past. So, yun lang po mga madaman sir, more part 3. So this is part 2, thank you guys for watching. Madam Aying Mangubats Pam. Ang ganda ng kamay niya, no? Parang baby hen. So ang pangalan po niya ay nag-umpisa sa A, which means she always wanna be first. Always wanna be prioritize. Ayaw niya yung napaghulihan or nasalisihan yung mga ganun. Yun po yung mga pangalan na nag-uumpisa sa ganung letter A. At saka yun na lang po muna for now. Thank you guys for watching. Bye for now. Shout out BFF family, Madam Ava, Madam Aying, at sa lahat ng mga ano, wala na tayong time. Bye-bye, guys.